Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay i-share ko po sa inyo ang pagtatanim ng waffle, bayabas na mistulang apple sa pagitan po ng cuttings. Ang cuttings po ay madali mo siyang mapapabunga at makakakain ka ng masarap na bunga ng iyong sariling tanim na waffle. Halipo kayo, samaan niyo ko, magtatanim tayo ng waffle through cuttings. Bago po tayo magtanim ng guapol o bayabas na mistulang apple, ay i-share ko po muna sa inyo ang napakaraming taglay na health benefits ng bayabas. Isa po rito ay napakataas ng kanyang vitamin C content. 2 times than orange. Ganun po kataas ng vitamin C na taglay ng bayabas. Ito po ay pampalakas ng ating immune system, ng ating katawan. Ano? Kapag palagihan po kayong kakain ng bunga ng bayabas, lagi po kayong energetic, ano? Malakas po ang iyong katawan. Isa po ang bayabas sa 10 halaman na recognized ng Department of Health bilang halamang gamot. Sa mga probinsya nga po, ginagamit ang bayabas bilang lunas sa lagnat, sipon at ubo. Ganon din po yung pagtatae, ano? Kung meron kang masakit po ang iyong tiyan, at ginagamit ding panglanggas sa ating mga sugat ang bayabas. Bukod po sa taglay na vitamin C content, ang bayabas po ay may mataas na vitamin A, lycopene, carotene, collagen at polyphenol. Mataas din ang taglay na antioxidant content ng bayabas para po mapaglabanan ng ating katawan ang sakit na posibleng dumapo sa atin, lalo na po yung cancer. Anti-diarrhea, anti-diabetes din po ang bayabas. Ilan lang po yan sa taglay na health benefits ng bayabas. Halipo kayo, samaan nyo ko. Magtatanim tayo ng guapol o bayabas na mistulang apple sa pamagitan po ng cuttings. So ito po yung cuttings ng bayabas na aking isi-share ngayon na pagtatanim. Ano? Ang comparison po kasi kapag itinanim mo sa buto, kumuha kayo ng buto nito, ng bunga ng bayabas, matagal siya bago mo siya mapabunga. Bibilang ka po ng maraming taon. Ano? Pinakamababa po dyan ay 5 hanggang 10 taon bago mo po mapabunga ang isang tanim na bayabas. Samantalang sa cuttings, ano? Kapag cuttings nyo po itinanim, within a year, pwede ka na pong maka-arbes ng bunga ng yung tanim na bayabas. Matandang cuttings po na namumunga na, doon po kayo kumuha. Yun po ay maganda po siyang itanim sa ating sa drum o kaya po sa malaking paso, no? Tulad po ng empty bottle, empty gallon ng mineral water, pwede pong itanim. Ang mga gamit na ating gagamitin sa ating pagtatanim ng cuttings mula sa guapol, una siyempre po itong matandang tangkay ng bayabas, no? Tapos sinanarsari po natin yan. Gagamit po tayo ng plastic cup. Plastic cup. Gamit din po tayo ng gunting, no? Gunting, matalim na cutter, soldering iron, tapos gagamit din po tayo ng plastic ng yelo, no? Isang piraso lang po 'yan ang gagamitin natin, at siyempre po yung ating lupa. Okay? Tatanggalin lang po yung mga daon, ano? Tapos ito po, no? Pwede niyo pong cutter ang ating gagamitin. So, yun.
So, ito po yung natira, no? Na ating itatanim, no? Ang matandang sanga ng guwapol. Itong ilalim na bahagi, no? Ay kakayasin lang po yan, no? So, gamit naman itong soldering iron ay bubutasin natin itong plastic cap na ating gagamitin pang nursery. Gagamit po tayo ng aloe vera, no? Bilang growth hormones ng ating itatanim na guwapol. Itong ating itatanim na guwapol. So, tutusok lang pong ganito. Yan. So, yan po, no? Sa ganun ay mabilis po siyang tumubo. Yun, ay maglagay na tayo ng lupa sa ating plastic cup. Siksik yun lang, ano? So, ito po, ano? I-spray-sprayan lang, ano? Ng makonti, didiligan na gamit po itong ganitong sprayer. Lagyan natin ng guwapol, no? Kuha tayo ng isang plastic, itataklob, no, dito sa ating bagong tanim na guwapol. Para po walang singaw sa itong plastic, ano, takpan pa rin po natin siya ng lupa. Isprayan po siya uli kasama po ng yung plastic, no. Tuwing umaga po, ispray nyo lang po ng ganyan yan. Ha? Araw-araw. Hanggang makikita mo naman po yan kapag may panabagong usbong na, no? Ng kanyang daon. After 10 days, so ito na po yung ating guwapol na ni nursery. Huh? So meron na po siyang panibagong usbong ng kanyang daon. This time po ay pwede na tanggalin itong kanyang plastic. Pwede na pong tanggalin yung plastic na yan, ano? Nangatatapid din na siyang direktang paarawan. So ito po, tatanggalin ko na yung plastic. Tananan! Ayan po yung ating bagong nursery na guwapol. So kung gusto nyo pong, sa nyo po ngayon gustong itanim yan, ano? Pwede nyo pong itong itanim sa malaking timba kung kayo po ay urban gardening lang. Pero meron po kayong taniman talaga na lupa na enough na space, ano? Doon nyo po itanim. Nasa ganun po ay malaya makagala yung kanyang ugat, ano? So yun po yung ating guwapol after po ng 10 araw. Kapag po may usbong ng ganyan, ano, panibagong daon na siya, ay pwede na po yung direktang paarawan, ano? Ibilad nyo na po sa araw within hanggang 8 oras, no? Pwede na siyang direktang paarawan at magpalampas pa po kayo. Ito 10 days po siya, so magpapalampas pa po kayo, paabain pa po ng konti, no? Yung kanyang mga daon bago nyo siya i-transplant. More or less mga 20 days pa, no? So eksaktong isang buwan pwede ka nang mag-transplant. 10 days, tubo na siya ng ganyan. After 20 days pa, so 1 month, pwede na po yung i-transplant. 100% po. Tutubo na at hindi na mamamatay ang yung bagong tanim na guwapol. Hanggat hindi pa siya tinatransplant, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdilig po ninyo tuwing umaga. So ito po yung isa sa tanim kong guwapol na nakatanim po sa paso. Sambunga siyang malaki, no? Laki-laki na, oh.
pwede po yung kanyang buto po ano na nabibili po ninyo na guwapol o kaya po ay Baya Cuttings. Ang kagandaan po ng tinanim Baya Cuttings ay mabilis po siyang mapabunga, no? Mabilis po siyang makapag-flowering at makapagbigay ng bunga. Pero kapag buto po kasi si tinanim, aabot po ng maraming taon. Ako po ay napakarami na ng tanim, ano? Pero patuloy pa akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng sigurado sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Kaya magtanim rin po kayo ng sariling pagkain tulad po ng guwapol, bayabas na mistulang apple at iba pang nakakain na pagkain na tulad po ng mga fruit trees at iba't ibang green leafy vegetables. So, yun lang po, no? Ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim ng guwapol sa pamagitan ng cuttings o matandang sanga. Sanga po ng ating mga mother plant na tulad po nitong tanim ko na guwapol. Ito po, yan, tabayanan ko na lang po ng mga ilang araw pa, no? Mga more or less, mga 1 week pa. Dapat mga 2 inches yung kanyang sanga at medyo maaba-aba na yung kanyang mga daon bago ko siya i-transplant sa permanenteng pagtataniman tulad po ng timba o kaya po yung pinaglagyan po ng pintura, no? Yung pong timba na pinaglagyan ng pintura, maganda pong pagtaniman ng mga fruit trees na hindi po ganong huwag nyo masyadong palakiin, ano? Bonsai po, kahit maliit pa lang ay pwede na siyang mapabunga kagaya po nitong ating tanim na ito. Kagandaan kasi ng cuttings, ano? Kapag cuttings na ganito ang tinanim natin, bibilin ka lang ng mga 8 months to 1 year. Pwede ka nang makaani ng bunga ng yung sariling tanim na guwapol tulad po nitong ating tanim na guwapol. Ito po ay nasa 1 taon na ito, ano? Pero napabunga na natin siya ng ganito. Ilang araw na lamang ay pwede nang ma-arbes. Pero pinalalaki ko pa ng konti itong isa, ano? Pero itong isa pwede na lang i-harvest, ano? Itong isang ito ay pwede na lang i-harvest. Napakarami pong taglay na health benefits, ano? Ng guwapol. Bali, ito pong taglay na vitamin C nito, ano? 3 times than the orange, ano? Ganun po kadaming taglay na vitamin C. Ang vitamin C po ay pampa-strong, pampalakas ng ating immune system. Kaya po ako may mga tanim na guwapol dahil paborito ko rin po, isa po sa mga paborito kong prutas ay ang guwaba o bayabas, guwapol, no? So, nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito kaugnay po ng pagtatanim ng cuttings ng guwapol. Kung may natutunan po kayo, no? I-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganun ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan, lalo na po itong pagtatanim ng guwapol at iba pang mga fruit trees at mga vegetables, no? Iba't ibang vegetables at may ilan din po ako dyan na minsan ay tinuturo ay pagtatanim ng mga ornamental plants. Pero majority po yung tanim natin ay kinakain, ano? Mga green leafy vegetables, mga fruit trees tulad nga po ng guwapol. Nawa po ay nakapagambag ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito kaugnay po ng pagtatanim ng guwapol. Bago po ako mag-shoutout, ano, muli po sana akong maglalambing sa inyo na manood at mag-subscribe din sa vlog ng aking anak na si Kayla. Ito po yung sincerely Kay. Isineser po ng aking anak na si Kayla ang pagluluto, pagprepara ng simple pero masustansyang pangkain. Yung kanyang napapag-aralan sa school ay ibinabahagi po niya sa kanyang mga taga-subaybay, yung kanyang mga taga-panood o yung kanyang mga subscriber. Yung pong nakapag-subscribe na sa kanya, no? Maraming salamat po. At kung hindi pa po, iniimbitan ko po kayo na mag-subscribe sa Sincerely Kai. Ngayon po, shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Craven Cooking ni Raven Aire. Mag-subscribe din po kayo sa Craven Cooking ni Raven at kay Tom's Word ni Tom Gatos, ano? Mag-subscribe din po kayo sa Tom's Word ni Tom Gatos. Shoutout kay Ramon Cesar Abetria watching from Sagay City, Negros Occidental.
So, regards po sa Abetria family. Shout out kay Andy Rabino Tech, AB Equipment Operator Channel, Java Blues, Renato Garillo, Nabel Mayor Vlog, watching from Hong Kong, Alfonso Leison, watching from USA, Wis Navarro, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Cherry Blossom Princess, watching from Canada, Jose Lial, watching from USA, Andy Rabino TV Tech, Eboy Arana, John Jeremy Malyari, watching from San Jose del Monte, Bulacan, Arnel Sebastian, watching from Cabuyao, Laguna, at Jimor Murada, watching from Japan. Sa mga nagnanais na mapalalim pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamamagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umeere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito no sa Radyo 5 92.3 News FM. Meron din po akong column ano sa nangungunang pahayagang Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. Tuwing araw po ng Martes ay umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click the bell button ng sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video tutorial, video upload at ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe! Happy farming and God bless!